Arestado ang magka-live-in na tandem din sa pagtutulak ng droga sa Quezon City. Ang dalawa, labas-masok sa kulungan dahil sa droga. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Walang kawala sa mga pulis ang mag-live-in partner na ito matapos silang mahulog sa by-bust operation sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kahapon. Inilala ang mga suspect na sina alias Eddie, 54 years old, at kinakasama niyang si alias Jing Jing, 44 years old. Nabawi mula sa mga suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu. Ang kabuang halaga ng mga nasabat na droga aabot sa 340,000 pesos. Dagdag pa ng mga pulis, notorious na tulak ang dalawa. Dito po kasi sa Quezon City area lang sila nag-ooperate. Specifically po dito sa area ng Station 15, dito po sa Bagong Pag-asa and the nearby barangay. So purely po here in Quezon City lang po through text, abutan. Ang babaeng suspect, napag-alaman ding apat na beses nang nakulong dahil sa illegal na droga, habang ang kinakasama niya, kalalaya lang nitong Pebrero. Nagtutulungan sila dun sa kanilang mga transactions and considering nga po na yung isa nakakulong, yung isa nasa labas naman, may mga sa mga labas-masok sila sa kalungan, hindi naman sila sabay. Yung kanilang modus is the same na nagtutulungan sila in peddling this illegal drug activities. Nang tanungin ng News 5 kung totoo ang paratang laban sa mag-live-in. No comment ako dyan. Sa inyo po ba yun? Yung droga na kuha? Sa inyo po ba, sir? No comment ako dyan. Ano po ang masasabi nyo tungkol doon? Ano po? No. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.